Isang matandang may edad na 80 ang nakaupo sa sala ng kanilang bahay, kasama ng kanyang edukadong anak na 45 taong gulang. Maya-maya ay may dumapong kalapati sa bintana ng bahay nila. Sabi ng ama, "Ano yun?" Sagot ng anak, "Isang kalapati." Makalipas ang ilang minuto, nagtanong ulit ang ama sa ikalawang pagkakataon, "Ano yun?" Sumagot ang anak, "Tay, sinabi ko na sa iyo, isang kalapate." Maya-maya pa, ang matanda ay muli nagtanong sa ikatlong pagkakataon, "Ano yun?" Sa pagkakataong ito ay sumagot ang anak na irritable sa kanyang ama, "Sinabi ko na, kalapate yun, kalapate." Ilang minuto pa ay muli nagtanong ang matanda, "Ano yun?" Sa pagkakataong ito ay sumigaw na ang anak sa kanyang ama na sinasabi, "Bakit mo ko laging tinatanong ng paulit-ulit? Kahit sinabi ko na sa iyo, kalapati nga yun. Mahirap ba yung intindihin?" Umalis ang matanda at nagpunta sa kanyang kwarto. At pagbalik ay may dala na siyang isang diary. Ang diary na ito ay iningatan niya mula pa nung ipinanganak ang kanyang anak na lalaki. Sinabi niya sa kanyang anak na basahin ang isang pahina ng kanyang diary. Narito ang nabasa ng anak sa diary ng kanyang ama. "Ngayong araw ay 3 kaarawan ng aking anak. Habang nakaupo kami sa sopa, may dumapong kalapati sa may bintana. Tinanong niya ako ng 23 paulit-ulit na tanong, 'Ano yun?' Sinagot ko din siya na 23 ulit ng kalapati yun, anak. Niyayakap po siya na natutuwa habang nagtatanong siya ng paulit-ulit. Nung ang bata ay nagtanong ng 23 paulit-ulit na tanong, 'Ano yun?' Hindi ako nairita at nagalit, kundi nakaramdam ako ng pagmamahal sa inosente kong anak. Ang ama ay hindi napagod sa pagsagot ng 23 ulit na isang tanong. Ngayon, ang ama ay nagtanong na kaparehas na tanong sa kanyang anak ng 4 beses, pero nagalit na agad ito. Kaya kung ang ating magulang ay matanda na, huwag natin silang tingnan na pabigat. Kundi kausapin natin sila ng malumanay, magalang, may kababaang loob, at maging mabait tayo sa kanila.